how to make biko with langka. So, ang gagawin ko ay hihiwain ko, ikat ko yung langka ng maliliit. Ayan, guguntingin ko na lang para madali siyang ikat. So, ngayon, ayan, maliliit na yung hiwa. So, gagawa ako ng latik muna. So, naglagay ako ng gata and sugar. Tapos, haluin ng haluin hanggang umabot siya sa sticky na. So, ihulog ko na yung jackfruit or hinog na langka. Tapos, ayan, haluin ko siya ng haluin hanggang maging sticky yung kanyang langka. So, ngayon, ito na po yung aking ready to serve na biko. Nilagay ko na siya sa molding and then nilagyan ko siya ng minatamis na langka. Sobrang sarap po ito. So nilalagay ko sa ibabaw yung aking minatamis na langka. And then gumawa din po ako ng black rice biko, black malagkit, tapos ginawa ko rin siyang biko. So, ito, mag-start na tayo kung paano gagawin ang biko. So, ayan, tinatakal ko yung glutinous rice. Mga 3 cups of glutinous rice. And then, hugasan ko siya para malinis po yung kanyang rice. Clear. So, ngayon, lalagay ako ng gata, sugar cane and water. So ito na po yung aking luto na po yung aking glutinous rice. Ayan na po. Kailangan kunting sabaw para magiging maganda yung pagkasain. So ayan, yung aking latik ay okay na siya. Sticky na po yung aking latik. So ihulog ko na po yung aking glutinous rice na luto na. So ayan, ihalo ko siya ng ihalo. And then sa isang mag-start ulit tayo ng paggawa ng minatamis na langka. Maglagay ako ng sugar at water at ilagay ko na yung aking langka. So ayan, hanggang haluin siya ng haluin hanggang ma-sticky yung langka. Mas maganda yung dumating tayo sa kanyang consistency para hindi po siya mapanis. Kailangan sticky na po yung syrup at saka yung langka. Mag-absorb na po doon yung sugar. So ngayon, para mas masarap ang minatamis na langka, so maghihiwa ako ng lemon fruits. Ayan, so ilalagay ko yung lemon sa minatamis na langka para siya malinamnam. So ayan, nilagay ko na yung lemon sa aking minatamis na langka. So haluin siya ng haluin. So ngayon, ito naman ng aking minumolding ko na. Nilagay ko na sa molding yung aking biko. Ayan. Tapos, ayan. Nilagyan ko siya ng dahon yung kanyang molding para madaling matanggal. So, ayan. Ganyan po paglagay ng biko sa molding. Lalagay natin sa molding and then lagyan siya ng dahon para pag alis po ay madali. So ito na po yung ready to serve na biko na may langka na minatamis. Sobrang sarap po nito and thank you for watching my YouTube channel. Thank you for watching and please subscribe my YouTube channel. Thank you very much. God bless. So ito na po, ready to serve na po ang aking biko na masarap. Kaya pag gumawa ka ng biko, lagyan mo siya ng langka flavor para
mas masarap ang dessert, ang panghimagas na Biko. Special na Biko po ang aking ginawa. Kaya, ito na po, ready to serve. My Biko, ayan na. So, ayan na po. Babalutin ko siya ng saran wrap, ayan. Para madali siyang initin in case na lalagay mo siya sa freezer kung gusto mo ng ano, matagal. Mga isang buwan po siya kung ilagay sa freezer. So, kung gusto mong kumain, init mo lang siya. So, ito na po ang pwede rin po siyang pangbenta. Binibenta ko. Kaya, thank you for watching. Bye. Thank you. God bless you more.